back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng sweet and spicy veggie balls. Ito ay mixture ng iba-ibang gulay na nilokan ng konting meat tapos ginawang sweet and spicy. Una nating ingredients ay minced pork, yung lean meat, carrots na tinadtad din na spring onions or scallions, at garlic na tinadtad din, mas marami mas better. Gumamit din ako ng sweet peppers, pwede rin gumamit ka ng bell peppers, tadta rin the same size with the carrots. Kailangan natin ng cornstarch as binder, tapos the usual salt and pepper. Kailangan din natin ng konting mantika, pang spray ng pan. Kung ifa-fry mo siya, more oil tayo, pero gagamitin ko siya as pang spray ng pan kasi i-bake ko siya. Umpisahan natin by mixing sa isang malaking bowl yung lahat ng ingredients para rin tayong gumagawa ng bola-bola na pork. Ingredients lang ang iba. I-mix natin sila together, pero since bawal sa akin ang egg, hindi ako gagamit ng egg dito. Tapos, mapapansin nyo na mas marami yung quantity ng vegetables kaysa sa meat ko. Yung meat ay dinagdag ko lang na dagdag lasa, pero ang main ingredients talaga is gulay kasi mas kailangan natin ng mas maraming gulay, especially ngayong panahon ng pandemic, para palakasin yung katawan natin. Hindi rin ako gumagamit ng kahit anong seasoning, salt and pepper lang, kasi mas natural yung ingredients na nalalagay natin, mas better. Tsaka napapansin ko, kung wala tayong nilalagay na seasoning, even soy sauce or anything, mas nai-enhance at mas nalalasahan natin yung tunay na lasa ng gulay, which is I prefer kasi parang feeling ko lang mas healthier siya kasi walang preservatives. But it's up to you can add any seasoning that you want, kung alin yung prefer niyo. Pero I suggest na subukan niyo rin muna, na i-try niyo kung magugustuhan niyo yung lasa, or mapapansin niyo yung big difference ng lasa ng walang seasoning at saka may seasoning, especially kung ipapakain natin ito sa mga anak natin. Mas natural at saka mas healthy kung walang preservatives. Syempre, di ba, pag anak natin, papakain natin, gusto natin always yung the best, yung healthiest para sa benefit ng body nila. And since this one, hindi ako naglagay ng egg, masyado siyang dry, tapos hiwalay-hiwalay. As a binder, magdadagdag ako ng konting sesame oil para lang magdikit siya. Isang tablespoon lang, tapos dadagdagan ko rin siya ng black pepper because gusto ko ng manghang at gusto ko ng black pepper. Pero optional lang po itong black pepper. Kung hindi niyo trip, okay lang kasi naglagay naman na tayo ng powder ng white peppers. Ngayon, tapos na siya. Na-mix na natin siya. Sprayan natin yung ating dish ng oil. Tapos, gumawa tayo ng balls. Yung bite size lang or slightly bigger sa bite size. Huwag na masyadong malaki. Especially para sa mga anak natin. Kasi pag mas malaki, mas matagal siyang mabake. At saka, mas maganda yung mas maliliit, mas makukult siya nung sauce na lalagay natin later. Itong ginawa ko, which is just, I just use 100 grams ng pork, tapos 300 grams ng mixed vegetables. So all in all, this one is just 400 grams and it makes 10 pieces, 10 balls, na hindi naman siya talagang maliit. Actually, malalaking balls din sila. Hindi lang talaga jumbo. Mas malaki siya ng slight sa nabibili natin na size ng meatballs. Tapos, habang binibake natin siya, mag-boil tayo ng 1/4 cup water or 1/2 cup water. Tapos, lagyan natin ng kalahating cup ng chili sauce. Tapos, gagawa din tayo ng slurry. Kung luto na yung ating binake na balls, i-set aside natin para ma-cool down, tsaka mas madali siyang itanggalin dun sa dish kung nagdikit siya kagaya nung sa akin.
palamig-lamigin muna natin siya para hindi siya madurog pag tinanggal natin. Mas mag-firm yung middle niya. Tapos, yung slurry with the cornstarch and water na ilalagay natin, ilagay na natin siya sa sauce. Tapos, papalaputin natin siya. Pag malapot na, saka natin ilagay lahat ng bowls. And this is the outcome. Napaka-healthy niya. At kung papakain natin sa anak natin, less nung chili sauce para hindi masyado maanghang. Kung hindi nyo naman prefer na chili sauce, masarap din po na gagawin yung 1 spoonful of sugar sa atsak, tapos 1 tablespoon ng soy sauce and 1 tablespoon of sesame oil, tapos water slurry, yun ang gawin natin as sauce. Masarap din po, especially sa mga anak natin. Magtitaste siya na parang dip ng fishball. This one is a spicy one. And yeah, masarap siya, tsaka healthy kasi more vegetables. At kapag ganitong way natin niluto yung gulay, yung mga anak natin na mahirap pakainin ng gulay, hindi nila mamamalayan na marami na silang gulay na nakain. And also, you can see in the middle, hindi siya dry. Na-bake siya, actually double cooked siya kasi na-bake na siya tapos na-foil. Pero hindi siya nag-dry sa loob. At hindi rin siya soggy. Tama lang. And makikita natin na puro gulay lang talaga siya. Konti lang yung meat, pampalasa lang talaga siya. At yung ganitong karami, can feed the whole family na. Samahan lang natin ng konting gulay, ng side dish, it's better.